kanilang national costumes. Pero Rabia, bakit napayak? I'm so sorry kung na-disappoint man kayo sa akin. Magandang gabi, bayan! Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang pagsasailalim sa General Community Quarantine o GCQ ng NCR Plus. Sakop nito ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna simula bukas. Pero may dagdag itong paghihigpit para maiwasan ang pagsipa na naman ng kaso ng COVID-19. Ang detalye sa pagpapatrol ni Pia Gutierrez. Mula sa MECQ, ilalagay sa ilalim ng General Community Quarantine with heightened restrictions ang Metro Manila at mga karatig probinsya na Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna mula May 15 hanggang 31. Ito'y matapos bumaba na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 at lumawag ang mga ospital simula na magkaroon ng surge noong Marso at Abril. Pero hindi tulad ng GCQ noong mga nakaraang buwan, mas konti ang kapasidad na bubuksan at mahigpit pa rin ang protocols na paiiralin sa ilang sektor. Ayon kay Metro Manila Council Chair na si Paranaque Mayor Edwin Olivares, mismo mayor sa NCR ang nagrekomenda ng strict GCQ. Actually, 2-3 days ago, nagkaroon po kami ng meeting ng Metro Manila Council at kasama po doon yung mga sekretary po natin sa IATF. Ang consensus po talaga ng ating pong Metro Manila Council na mag-relax po tayo ng konti ng, from MECQ to GCQ pero with heightened restriction. Rekomenda po namin na inaproba naman po ng ating mahal na Presidente. Sa ilalim ng General Community Quarantine with heightened restrictions, makalalabas ng bahay ang mga edad 18 hanggang 65. Papayagan lamang ang essential travel ng Authorized Persons Outside Residence o APOR papasok at palabas ng NCR Plus. Ibinaba naman sa 20% ang papayagang seating capacity ng mga indoor dine-in services mula sa dating 30%, habang ang alfresco o outdoor dining ay hanggang 50% lang. Papayagan ang mga specialized markets ng Department of Tourism. Ang mga religious gatherings para sa mga necrological services, lamay at libing na mga namatay na hindi dahil sa COVID-19 ay ibinaba rin sa 10% venue capacity lang. Kumpiyansa naman si Olivares na maayos itong may papatupad. Po yung ating GCQ nagkaroon ng mga amendment eh. Pero ito ibabalik yung original at ito po ay maging heightened or strict GCQ. Kailangan lang po strict compliance itong heightened restriction na ito at lalong-lalo na po yung pag-i-implement natin ng minimum health protocol. Papayagan naman ang mga outdoor non-contact sports at laro, habang pwede ng hanggang sa 30% capacity ang mga personal care services para sa mga negosyo na hindi kinakailangan na magtanggal ng face mask, gaya ng mga salon, parlor at beauty clinic. Bawal pa rin ang mga entertainment venues gaya ng mga bars, concert halls, theaters at iba pa. Gayun din ang mga amusement parks, fairs, playgrounds, indoor sports courts, pati na mga venue para sa meetings, conferences at exhibitions. Ayon kay Olivares, mananatili sa 10 PM hanggang 4 AM ang implementasyon ng curfew sa buong Metro Manila. Samantala, ilang probinsya rin ang isinailalim sa GCQ hanggang May 31, habang MECQ naman ang Santiago City, Quirino Province, Ifugao at Zamboanga City dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Nasa Modified General Community Quarantine naman ang nalalabing bahagi ng bansa. Para sa isang grupo ng mga doktor, kailangan sabayan ng mass testing, mas epektibong contact tracing at mas mabilis na pagbabakuna ang pagluluwag sa quarantine classification. Babalik pa rin po tayo at babalik dun sa basic, sa essentials niyan. So yun pa rin. Eh sa ngayon nakikita namin na hindi pa rin po yung nilagawa. Kailan ba tayo aabot dun sa punto na are we doing enough para lang sabihin natin na at least yung pag-impose ng mga quarantine
ay pwede na very localized. Nagbabala naman si Pangulong Duterte sa mga lokal na opisyal na sila ang mananagot sa pagkakaroon ng mga mass gathering dahil sa selebrasyon ng mga piyesta sa gitna ng pandemya. Sinasabi ko lang na Mayo, maraming fiesta. So, ang hinihingi ko is that you're only not toned down but forgo kasi may batas. Forgo to congregate, to crowd, and to hold. I will not allow the violations of the guidelines given by the task force. And I will hold the local governments down to the last barangay level, and therefore, it could only be the barangay captains. I will hold you responsible for any violation sa mga itong mga batas na hindi natutupad. Muli ring nagbabala ang Pangulo na sumunod sa minimum health standards at huwag maging kampante dahil na rin sa banta ng mga bagong variants ng COVID-19. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Nakapagtala ang Department of Health ng 6,784 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa mahigit 1,131,000 ang kabuuan bilang ng mga kaso sa bansa. May limang laboratorio na naman ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. At sa bilang na ito, nasa halos 59,000 ang active cases. May mahigit 100 man ang namatay para sa halos 19,000 na kabuuan bilang. Habang may halos 3,000 din nakarecover para sa mahigit na 1,053,000 na total recoveries. Tinututukan na ng DOH ang contact tracing sa 41 close contacts ng dalawang Pinoy na nakitaan ng COVID-19 India variant. Ayon kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, ang Pinoy na nagmula sa Oman ay may 6 na close contacts, habang ang nagmula naman sa UAE ay may 35, kabilang ang mga nakatabi nila sa eroplano. Naunang inanunsyo ng DOH na 2 lalaki ang nakitaan ng India variant sa kanilang pagbabalik dito sa bansa. We are tracing all of them and trying to check all of their statuses. The protocols were followed and hopefully hindi naman po tayo nagkaroon ng breaches in protocols. They were either tested on the 5th or the 6th day. Patuloy na inaabisuhan ng Department of Health, lalo na ang mga kabilang sa priority sector, na magpabakuna na. Kahit kasi gumaganda na ang datos, aminado ang ahensya na dapat pa ring paigtingin ang mga hakbang para maging lubos ang pagkontrol at pagsugpo sa COVID-19. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Sa isinagawang survey ng DOH noong March, lumalabas na 75% ang nagsabing magpapabakuna sila sa COVID at 85.8% ang nagsabing magpapabakuna sila kapag may ligtas, epektibo at aprobadong bakuna na laban sa sakit. Ngayong meron ng bakuna sa bansa at may aktwal ng mga binabakunahan, hamon naman lalo na sa mga senior citizen ang mahabang pila sa ilang vaccination site. Tukoy na ng DOH kung bakit nagkakaganito, kaya naglabas na sila ng guidelines para matugunan ito. There are certain processes, no, within our system na nakakatagal talaga. And one of those would be the vital sign screening, yung pag-BP, pagkukuha ng temperatura, pagkukuha ng pulse rate, ng heart rate. So nagpalabas tayo ng guidelines because we were already given this recommendation coming from the Philippine Society of Hypertension and also the Philippine Heart Association na sinasabi nila, we don't need to do vital sign screening before vaccination. We issued a policy regarding this matter that vital sign screening should not be included anymore as part of our processes. Nakasaad din sa guideline na dapat may nakatalagang lane ang vaccination site para sa mga taong minomonitor dahil sa kanilang sakit, para tuloy-tuloy ang daloy ng ibang pila. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nagbanta si Pangulong Duterte na maaaring maapektuhan ang pagkakaibigan ng Pilipinas sa China kung patuloy na kakayan-kayanin ito ang bansa sa isyu ng West Philippine Sea.
giit ng Pangulo, hindi niya iaatras sa mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa dagat na sakop ng Pilipinas. Nagpapatrol, Joyce Balancho. That's a pure campaign joke. Joke lang. Ganito inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ang kanyang naging jet ski promise noong kampanya na ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas kontra China sa West Philippine Sea. Pero matapos ibulalas na mga mangingisda mula sa Infanta Pangasinan ang kanilang sama ng loob at pagkadismaya sa sinabi niya, tila nag-iba ng tono ang Pangulo sa kanyang public address kagabi at tinumbok ang kanyang posisyon sa issue. I'd like to put notice sa China. May dalawang barko ako dyan, Philippine government sa which part of the... Is it, ikot-ikot tayo. Ikot-ikot dyan sa may bandang... Kalayaan Island Group natin, Mr. President, hanggang dyan sa Mischief Reef. Yung maraming shoal doon, nagpikot-ikot sila doon. As I've said before, to repeat, I am not ready to withdraw. I do not want a quarrel. I do not want trouble. I respect your position and you respect mine. Kaibigan, kung ituring ng Pangulo ang China dahil sa malaking utang na loob umano ng bansa dahil sa bakuna kontra COVID-19. Sa kabila nito, iginit ng Pangulo na hindi dapat minamaliit ng China ang Pilipinas kung ayaw nitong maapektuhan ang ugnayan ng dalawang bansa. It's not wrong to admit na inferior ka in terms of might and power. Hindi naman masama mag-prangka ka. Ito lang talaga ang kakaya ko. Pero huwag mo naman akong kayahin. Ngayon, hindi talaga ako atras. Patayin mo man ako kung patayin mo ako, dito ako. Dito magtapos ang ating pagkakaibigan. Sabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, lumalim ang kooperasyon ng Pilipinas sa China at mas natugunan ng tama ang issue sa agawan ng teritoryo sa ilalim ng Duterte administration. Inihayag niya ito isang araw matapos iutos ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. ang paghahain ng panibagong diplomatic protest sa pananatili ng halos 300 barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Inilunsad naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang isang signature campaign na nag-uudyok kay Pangulong Duterte na bawiin ang kanyang mga nakaraang pahayag kaugnay sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang sinabi niyang malayang nakakapangisda mga Pilipino sa EEZ na bansa na kontrolado ng China ang West Philippine Sea at isang kapirasong papelang umano ang arbitral award na pwedeng itapon sa basurahan. Nababahala naman si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kakulangan ng transparency sa mga proyekto ng gobyerno katumangan China dahil posible anyang napakalaki ng kapalit. The ultimate collateral is our sovereignty as a people and as a nation. While it is early to ascertain and provide concrete accounts of how BRI has been used for China's expansion of power, the early signs are glaring and worrying. Umaasa naman si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na ipatutupad ng Pangulo ang arbitral award laban sa China imbes na sayangin ang natitira niyang panahon na sinisisi ang mga kapwa Pilipino sa Scarborough Shoal standoff. Pero binanatan pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko kagabi. At itong oposisyon, dapat tignan ng taong bayan ngayong Pilipinas, tignan ninyo kung ano ang ginagawa. Sa halip na magsalita kung ano, kung paano pa dagdagan yung pondo para sa ayuda o paano dagdagan pa yung tulong ng mga kama, baka sakali talagang it might go out of control and spread like a wildfire. They don't do that. Maghanap ng issue ng dagat. Ano bang problema nitong raising so many issues, nonsense and trivia, just because they want to be heard?
Gayunman, ayon sa Pangulo, tatalakayin pa rin sa pulong sa Lunes ang issue sa West Philippine Sea. Balak niya anyang imbitahan si dating Senator Juan Ponce Enrile para magbahagi ng kanyang pananaw sa issue. Matagal nang nagsilbing Defense Minister si Enrile noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos hanggang sa unang taon ng Administrasyong Cory Aquino. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Arriba Rabia, yan ang sigaw ng Pinoy fans nang rumampa ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe National Costume Show. Pero pagkatapos ng event, bakit napaiyak si Rabia? Samantala, sumabak na rin ang mga kandidata sa mahalagang closed-door interview. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Aminado ang beauties na ninerbyos sila para sa napakahalagang closed-door interview ng 8 female panel. Tig-8 minuto ang bawat kandidata para sagutin ang kanilang tanong. The interview was amazing. Those were the 8 minutes, the fastest 8 minutes in my entire life. We basically had to come up to 2 different tables. I just finished now next to Romania. Nakaputing suit naman sa interview si Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Suot ang earrings ni Pia Wurtzbach nung nanalo siya sa Miss Universe 2015. My hands are shaking, but when I was there, everybody was so funny. Can you imagine that, IRAP? I did an M&M in front of those judges and 2 of them were former Miss Universe. I did it, guys. I did it. Pagkatapos ng interview, oras na para sa National Costume Show sa Hard Rock Auditorium. Si Miss Singapore Bernadette Bell Ong, hango sa national flag ng Singapore ang mga kulay ng costume na may mensaheng Stop Asian Hate. Pray for Myanmar naman ang sigaw ni Miss Myanmar Candy Tuzar. Habang si Miss Uruguay nakiisa sa LGBTQ plus community. Agaw pansin din ang mga costumes ng Nepal. Japan. Karate was Malaysia, na 2 beses nagpalit ng suot sa stage. Colombia. Here's a fun fact about Canada. Thailand. Puerto Rico. Mexico at Peru na makukulay ang costumes. Habang gawa sa 300 reusable mask ang costume ni Miss Israel. Excited naman si Rabia backstage. Philippines. Mga kulay ng bandila ng Pilipinas ang national costume ni Rabia. Asul, pula at dilaw. Todo hiyaw ang mga Pinoy sa audience. Pero pagkatapos ng national costume show, naging emotional si Rabia sa Instagram Live nang malamang may fans na hindi nakontento sa kanyang performance. Maraming salamat talaga sa lahat ng nagpapakita ng support at magmamahal sa akin. I'm so sorry kung na-disappointment kayo sa akin, but I know na I did my best. I even cut my finger earlier and yung stockings ko puno na din siya ng dugo. I didn't have time to retouch my hair, to retouch my makeup. Nagpakita naman ng suporta para kay Rabia sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Mga pasahero mula UAE at Oman, hindi muna papapasukin ang ating bansa at tinatayang 5,000 OFW ang apektado. At pagtukra ng kabuang hulog sa pag-ibig, pati na ang pagpuproseso ng multi-purpose loan, mas mapapadali na. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV! Inilunsad sa bayan ng Lalo, Cagayan ang isang bagong ordinansa na inaasahang makatutulong sa pagtugon sa COVID-19. Ito ang Ordinance No. 43 o ang Color-Coded Identification Wristband Ordinance. Layo nitong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglalagay ng mga wristband sa mga residenteng matutukoy bilang
probable, suspected at positive cases. Kulay berde na wristband ang para sa mga naghihintay ng resulta ng kanilang swab test. Asul naman sa mga sasailalim sa strict home quarantine o mga nagmula sa mga lugar na may mataas na kaso. Habang pula naman sa mga magpo-positibo sa COVID-19. Ang mga lalabag sa ordinansa ay magbabayad ng 2,500 pesos o kaya'y haharap sa 30 araw na kulong. Mas mapapadali na ang pagpaproseso ng multi-purpose loan sa paglulunsad ng virtual pag-ibig para sa mga employer. Sa halip na pumila, isusumitin na lamang ito ng miyembro online sa employer at diretso na ang application sa pag-ibig. Online na rin ang pagkumbra ng kabuwang hulog sa mga kwalipikadong miyembro. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. May babala ang pag-ibig sa mga employer na hindi nagre-remit ng hulog ng miyembro. They should remit to Pag-ibig Fund because those are the money of the members. So please do remit to us. Otherwise, we will be forced to penalize the employers. At dahil GCQ na, pwede na sa Lunes ang walk-in sa mga branches. Si Eva, konsumido sa Dropbox system dahil mas maganda raw kung face-to-face ang transaksyon. Eh kasi yung Dropbox, isipin mo, mag-aantay ka ng katagal-tagal, wala naman silang aksyon. Sa ngayon kasi, delimitado lang ang pwede, ang pinapayagan lang na mag-walk-in ay yung mga magbabayad ng utang at kontribusyon at ang magpuproseso ng loyalty card. Sa SSS at GSIS, kung saan karaniwang mahaba ang pila, pinag-uusapan pa kung papayagan na ang face-to-face transactions simula sa Lunes. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Humina at naging isang low pressure area na lang ang bagyong Krising matapos tumag-landfall sa Davao Region kagabi. Una itong tumama sa Baganga, Davao Oriental pasado alas 8 kagabi, bumuhos ang malakas na ulan at hangin. Sa lakas nito natumbang ilang puno. Sa barangay Lambaho nasira din ang ilang bangka. Malakas na ulan din ang may kasamang hangin ang naranasan sa bayan ng Katiil at Boston. Sa Mati City, halos 200 residente ang nilikas dahil sa pagbaha. Umapaw ang tubig sa Bitanagon River. Sa Davao City, binahari ng ilang bahagi ng Toril District at Tugbok District dahil sa pag-ulan kaninang umaga. Sa ngayon, nasa Sambuanga del Sur ang low pressure area na dating Bagyong Krising. Patuloy ito magpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Sambuanga, Peninsula at dito rin po sa Northern Mindanao. Ang ibang bahagi naman ng Mindanao makakaasa rin ng thunderstorm sa weekend dahil sa easterlies. Ayon sa pag-asa, posible din tumama ang low pressure area sa Palawan ngayong weekend. Base sa forecast ng The Weather Company, posible ang maghapong ulan sa Palawan bukas. Sa Visayas naman, mataas din ang tsansa ng thunderstorms bukas dahil sa easterlies. Dito naman sa Luzon, init at alinsangan pa rin ang naranasan ngayong araw. Pumalo po sa 36.2 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila kaninang alas 3 ng hapon. Ito na ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Metro Manila ngayong taon na naranasan din kahapon. Ang heat index po natin ay 39 degrees Celsius. Bukas, posible na naman pumalo sa 36 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Pinakamainit naman sa Tuguegarao at Cabanatuan kung saan pwedeng umakyat sa napakainit na 38 degrees Celsius ang temperatura. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang. Kaunting kalaman. Alam niyo ba na ang pinakamalaking hayop sa balat ng lupa ay isa rin sa pinakamatalinong hayop sa mundo? Ito ang elepante na kilala sa kanilang matalas na memorya. Kahit gaano sila kalayo mag-migrate, naaalala nila kung aling mga lugar ang may maraming tubig. Pero kahit malaki at matalino, alam niyo ba na endangered o nanganganib ng maubos ang Asian elephants? Sa India, isang malungkot na pangyayari ang naganap kahapon. 18 elepante ang namatay matapos tamaan ng kidlat. Natagpuan ang mga bangkay ng elepante sa isang gubat sa Nagaon District sa Assam State. Ayon sa Forest Minister ng Assam, itong unang beses na nangyari ito sa lugar. Sa ngayon, 50% ng Asian elephants sa buong mundo ay matatagpuan sa India. Sa nakaraang higit 70 taon, nabawasan ng kalahati ang populasyon ng Asian elephants dahil sa pangangaso at kawalan ng tirahan. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti. Susunod, baklas gulong modus na bisto sa isang bowl sa Muntinlupa.
At mga kamag-anak ng mga napansagang terorista nangangamba na baka madamay din sa listahan ng Anti-Terrorism Council. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nabisto po ang baklas gulong modus na tumatarget sa mga sasakyan sa isang mall sa Muntinlupa City. Pero kahit natunugan ng mga otoridad, nakatakas ang mga suspect. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Hindi na nakatakbo kasi butas niya yung dalawang gulong sa harap, inabandon nila. Nakatakas ang tatlong suspect at inabandon na ang kanilang sasakyan. Lumalabas sa investigasyon ng Muntinlupa PNP na inarkila pala ang puting SUV noong May 4 at ayon dun sa babaeng umarkila, ang mister niya na siyang gumagamit ng SUV ay hindi pa rin umuwi hanggang sa ngayon. Pinagahanap ng mga pulis ang mga suspect. Payo nila sa mga may-ari ng sasakyan, ugaling i-check ang reserbang gulong at i-report agad sa security o pulis kung ito'y nawala o ninakaw. Sa mga nagpapaupa naman ng sasakyan, siguraduhin kumpleto ang papeles ng umaarkila para madaling matuntun kung sakaling gamitin ang sasakyan sa krimen. Jack Batalyones, ABS-CBN News. Nag-aalala ang mga kapamilya at kaibigan ng mga nabasagang terorista ng Anti-Terror Council dahil maaari mo na silang madamay o idawid sa isyu. Pero tiniyak ng pamahalaan na may sapat namang proteksyon sa ilalim ng controversial na anti-terror law. Nagpapatrol, Mike Navalio. Nangangamba ngayon ang mga kaanak ng mga binansagang terorista ng Anti-Terrorism Council. Kahapon, 19 na umunoy miyembro ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines at New People's Army ang napasama sa designation ng Anti-Terrorism Council na nalathala sa mga pahayagan. Isa sa kanila ang peace consultant na si Adelberto Silva. Siyempre, naalarma ang lahat no, sa aming buong pamilya at naglagay talaga yan ng isang fear din para sa kanilang safety at saka sa kanilang security. Nakakulong si Silva pati ang dalawa pang kapwa peace consultant ng National Democratic Front na sina Vicente Ladlad at Ray Casambre. Nagtataka ang anak ni Casambre bakit pa sila kailangang bansagang terorista. Naikulong na nila lahat and kung ano pa man yung nandun sa bank, please pa nila. Parang naikulong na nila, di ba? Na-immobilize na nila. So what more is the state looking for? Talagang it's a continuation of its crackdown. Una nang sinabi ng Department of Justice at Office of the Solicitor General na ang designation ay para lang i-freeze ang mga ari-arian ng mga nabansagang terorista. Pangamba ng Philippine Bar Association, maaring madamay ang mga kaanak at kaibigan ng mga nasa listahan. What about the third parties, yung mga kaibigan nila na hindi naman talaga natatag na kasama sa mga organization, nirang sa mga listahan. Supposing may mga kapatid sila, may mga relative sila, subject to surveillance, considering the broad radius of our technology right now, kahit na, you can really expand the scope of the surveillance and the eavesdropping, and that would be already impacting on the right to privacy of the third parties. Gait naman ng mga kamag-anak ng mga peace consultant, halos wala silang ari-arian na maaaring habulin. Si Tatay Ray, I always tell friends pag nagkukwentuhan, para makapagpasalubong ng isang supot ng mani kay nanay, pinipili niyang maglakad pa uwi imbis na mag-tricycle. I will safeguard every centavo of VIX deposit in the land bank to BSP Government Benjamin Jokno. This is blood money. Don't be complicit in the McCarthy witch hunting spree of the Anti-Terrorism Council. Sa kabila ng pagtitiyak ng DOJ na walang aarestuhin dahil lamang binansagang terorista, hindi kampante ang mga kaanak. You know, it's a matter of trust eh. Kung naiisip ng gobyerno na magsagawa at maglabas ng isang napaka-overbroad, over-vague, at saka ganitong draconian, undemocratic, lahat na pwede natin tawagin na anti-terror law, ang hirap paniwalaan na yun lamang ang kanilang objective. Pagtitiyak ni Justice Undersecretary Adrian Sugay, bagamat hindi maiiwasang magkakaroon ng isyu ng pang-aabuso, may sapat na proteksyon ang batas. There will always be that issue and I guess that's what the courts are there for. But in the meantime, Congress has determined that this is the way to go. This is the way to address an issue as pernicious and as urgent as terrorism. So
it is what it is. It's what's in the law. And if Congress determines it should be that way, it's really up to the courts, particularly to the Supreme Court, with regard to the current pending petitions for the against the Anti-Terrorism Act of 2020. Pero kung si Interior Secretary Eduardo Anyo ang tatanungin, posible pa rin umanong may maaresto sa mga nabansagang terorista kapag may iba silang kinakaharap na kaso. Pwede silang hulihan para kasuhan sila po malinang violation ng anti-terrorism law. No? Kasi iba naman kasi yung kanilang kaso na hindi naman sa violation ng anti-terrorism act. Yung iba din ay illegal possession, iba ay rebellion. So ito, panibagong kaso ito. Pinag-aaralan na ng mga abogado ng mga nabansagang terorista ang kanilang susunod na hakbang. Pero kahit sila, hindi alam kung ano ang basihan sa pagkakasama sa listahan ng kanilang mga kliyente. Mike Navalio, ABS-CBN News. Binasura ng korte sa Davao ang mga reklamo laban sa tinaguriang Buckwheat 7 na hinuli sa kontrobersyal na police raid sa retreat house ng University of San Carlos, Cebu noong Pebrero. Ang pito ay mga guro at mga lumad na nagtuturo ng mga batang lumad mula Talaingot, Davao del Norte at nanunuluyan sa campus ng universidad. Ayon po sa National Union of People's Lawyers na kumakatawan sa 6 sa 7 kinasuhan, binasura ang mga reklamo dahil kulang ang ebidensya, kawalan ng probable cause at dahil labas sa territorial jurisdiction ng korte at inutos din ng prosecutor ang agarang pagpapalaya sa mga nareklamong guro at mga lumad. Giit po ng NUPL, patunay ito na walang basihan ang red tagging ng gobyerno sa mga lumad school. Kapamilya, marami man tayong pinagdaraanan, kayang-kaya pa rin natin itong lampasan. Sa Linggo, May 16, malalaman na natin kung paano ba magiging feel good ang ating samahan. Ipalalabas na kasi ang inaabangang ABS-CBN Feel Good Pilipinas dance video. Pangungunahan nito ng BGYO at ni KZ Tandingan. Narito ang Pasilip. Susunod, 4 milyong dose ng COVID-19 vaccine inaasahang darating sa Pilipinas bago matapos ang buwan. At nawawalang headpiece sa international o sa national costume ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo, saan nga ba napunta? Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kahit balik GCQ ang NCR Plus, may mga negosyong hindi pa rin pwedeng magbukas dahil sa kaakibat na restrictions o paghihigpit. Pinag-aaralan naman ang pamahalaan ng mga panukala para sa vaccine pass sa mga establishmento. Nagpapatrol, Zen Hernandez. 80 katao ang kapasidad ng restaurant na ito, pero dahil sa mga paghihigpit kamakailan, hanggang 8 lang ang pinakamaraming bilang ng customer na nakakapasok. May outdoor o alfresco area man, problema ang init ng panahon. Kaya laking tuwa ng manager na si Grace nang malamang papayagan na hanggang 20% na indoor dining capacity. Napakahirap ma'am kasi hindi lang kami yung nag-a-adjust, pati yung customer. Kasi yung customer kasi depende sa kanila eh. Tatanungin pa namin sa kanila, okay lang po ba tayo ng ganitong time kayo kakain, yung mainit. Natuwa kami kahit papaano kasi nadadagdagan din yung capacity namin sa loob, hindi lang dito sa labas. Pero ang mga restaurant gaya nito na walang outdoor dining area, hindi pa rin sigurado kung magbubukas. Hindi raw kasi sasapat ang 20% capacity para mabayaran ang mga gastos. Kasi labor, syempre, di ba, yung mga overhead costs, parang talo talaga siya. Mas mailalaban na namin if 30%. Pero kahapon it's 20%. So right now, isip pa rin kami kung tutuloy pasok. Pag magbukas, mas malaking loss. Pag hindi nagbukas, paano yung mga staff? Kasi may mga pamilya rin silang dapat pakainin, di ba? Eh, 2 months na kaming sarado. Ayon sa Department of Trade and Industry, may banta pa rin ng mga mas mabilis makahawang COVID variant
kaya karamihan sa pinayagang magluwag ngayon ay outdoor activities. Sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions, pwede ang 50% na outdoor o alfresco dining kasabay ng 20% na indoor dining capacity. Papayagan din hanggang 30% capacity sa mga outdoor tourist attractions. Pinayagan na rin ang mga staycation sa mga hotel, non-contact outdoor sports at hanggang 30% capacity na mga personal care services na hindi kailangan magtanggal ng mask. Pero may ilang pwede sa mga GCQ noon na bawal ngayon. Yung medyo kakaibang GCQ, hindi kasing luwag pa ng dati, we will take it gradually. Even yung indoor sports na mga courts, kunwari badminton or kung ano man, mga non-contact, no? Dati yan sa GCQ, allowed na siya 50%. Pero ngayon ay sarado muna. Yung mga meetings, conventions, exhibitions, dati yan allowed na ng 50%, ngayon sarado rin muna. So ito ay unti-untiin natin. Of course, hanggang malaman natin ang behavior nitong Indian variant. Ayon naman sa grupong Resto PH, bawat linggo ay may nagsasarang restaurant dahil sa paulit-ulit na paghihigpit at mababang kapasidad sa dine-in. Tingin nila bakuna ang susi para makabalik sa normal ang mga negosyo, kaya isinusulong nila ang pagkakaroon ng vaccine pass sa mga establishmento. What we're asking for, at least give them a vaccine pass to allow mga senior citizens who've been vaccinated to come out to the restaurants. It would also help government increase capacity ng restaurant, hopefully to 50%. Para naman sa isang labor group, magdudulot ito ng diskriminasyon sa mga taong walang akses sa bakuna. Tingin nila dapat ibalik ang tuon sa responsibilidad ng pamahalaan na magbigay ng bakuna. Ayon naman kay Trade Secretary Lopez, pinag-aaralan na ang mga panukalang ito pero hindi ito pwedeng gawing mandatory. Yung vaccine card or ID or pass ay gawing parang insentibo. Either magkaroon ng extra discount or pwede na silang umupo ng harapan. Kunwari, ngayon bawal lumabas yung over 65 kahit makapayagan na pakita lang yung pass. May discrimination na kailangan may vaccine pass ka muna bago ka makapasok sa mga establishments. Hindi po dapat yun ang unahin. Nawawala po dun yung responsibility ng government na dapat sa tanongin natin, kamusta na ba ang bakuna namin? Ilang sektor naman katulad ng wellness at entertainment ang nakikipagpulong sa DTI para mapag-usapan kung anong mga pwedeng gawing pag-iingat para ligtas na makabalik operasyon o makapagdagdag ng kapasidad at makabalik ang mga manggagawa sa mga industriyang ito. Zen Hernandez, ABS-CBN News. 4 milyong dagdag na doses pa ng COVID vaccine ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan, habang higit na 10 milyong doses naman sa Hunyo. Tutol po naman ang Department of Health sa panukalang vaccine pass para makapasok sa indoor establishments ang mga nabakunahan na kontra COVID. Nagpapatrol, BBM Gulia. Bago matapos ang Mayo, 4 milyong COVID vaccine doses pa ang inaasahang darating sa Pilipinas. Sinovac, Sputnik V at Pfizer na galing sa COVAX facility. Higit 10 milyong bakuna naman ang nakikita ng gobyerno na maide-deliver sa susunod na buwan. Pinirmahan na rin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang term sheet para sa pagbili ng Pilipinas ng 40 million Pfizer COVID vaccine doses. Ang hamon ngayon, pabilisin ang pagbabakuna. Sa Metro Manila na sentro ng COVID vaccination, nasa kalahati pa lang ng target na 120,000 kada araw ang nababakunahan. Ang matagal po talaga yung screening. Kasi yung problema po yung especially those that are hypertensive, aantayin po yung mag-normalize bago natin mabakunahan. So that's usually the choke point. Dinagdagan na ang active COVID vaccination sites sa buong bansa na ngayon ay nasa halos 3,500 na. Nauna nang inireklamo ni Manila Mayor Isko Moreno na nagtatagal pa ang mga bakuna sa cold storage facilities sa halip na ipadala na agad sa mga lokal na pamahalaan. Ito naman ang tugon ng Pangulo. We will distribute the vaccines as fast as they come to our possession. Noon, it came in trickles. Ngayon, medyo bulyum-bulyum na. So maghintay lang kayo. Because these things must be distributed immediately. The fastest way that we can do it.
Sisilipin din ng DOH kung bakit naaantala ang dating ng COVID vaccine sa ilang lokal na pamahalaan. Titingnan natin yung pag-usad ng bakuna galing sa regional office. Kasi di ba, pag galing dito sa Manila, isi-ship mo sa regional office. Sa regional office, bibigay sa PHO. Iyon ngayon ang titingnan natin kung paano natin mas mapabilis. Kasi hindi naman basta-basta ang bakuna. Sa higit 7.7 million COVID vaccine doses na dumating sa bansa, 82.4% ang naipamahagi na sa mga rehiyon hanggang noong Miyerkules. Nasa 2.6 million naman ang naiturok na. Sa mensahe ni Galvez sa launch ng Ingat-Angat Bakuna Lahat, sinabi niyang target ng gobyerno na makapagbakuna ng 25 hanggang 50 million na Pilipino bago mag-September 21. Herd immunity will be achieved once we were able to inoculate 58 million to 70 million Filipinos. We are confident that with the recalibrated strategy, we will achieve this as early as November this year. Although objective ay magkaroon tayo ng magandang Christmas, na at least kontrolo natin po at kunting na po natin ang ating COVID-19 crisis. Pero sa ngayon, kahit nakumpleto na ng isang individual ang dalawang doses ng COVID vaccine, hindi pa rin sang-ayon ng DOH sa panukalang paggamit ng vaccine pass para makapasok sa indoor establishments tulad ng restaurants. Sa ngayon po, even if you are fully vaccinated, meaning you received two complete or you have completed two doses, kailangan pa rin ho natin magpatupad ng minimum health protocols. Ang pinaka-assurance or beneficyo na nakukuha natin ngayon sa vaccines is reducing severe infections and hospitalizations. But as to preventing mild to moderate infections, hindi pa rin ho tayo nagbibigay ng ganyang assurance sa ating mga kababayan. Inaantay naman ng Food and Drug Administration ang application ng Pfizer para magamit ang kanilang COVID vaccine sa mga edad 12 hanggang 15 years old matapos itong aprubahan ng United States FDA. Inaasahan naman ng FDA na matatapos na sa susunod na linggo ang evaluation kung bibigyan ng Emergency Use Authorization sa Pilipinas ang COVID vaccine ng Sinopharm. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Bumuhos po ang donasyon sa selebrasyon ng unang buwan ng pagkakatatag ng Maginhawa Community Pantry. Dumating sa Claret Community Pantry ang 8 toneladong gulay mula sa mga magsasaka sa Northern Luzon. Ipamimigay ito sa 300 community pantry sa buong Metro Manila. Ayon sa organizer na si Ana Patricia Non, nagsimula lamang sa mga naipong goods ang community pantry na naipamahagi sa tulong ng mga kapitbahay. At makalipas ang isang buwan, kumalat na ang community pantry hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Patreng, nakalikom na sila ng 1 milyong piso sa fundraising na gagamitin din sa pagtulong sa mga kababayan ngayong may pandemya. Ang Maginhawa Community Pantry ay ginawa na lamang drop-off point ng mga donasyon na ipamamahagi sa iba't ibang komunidad. Nandun na tayo sa peak ng pag-unlad, pero kinailangan natin itigil yung community pantry ng isang araw sa Maginhawa para ma-ensure na safe tayo. And nakakalungkot kasi ang layo nilang naman natin makatulong and kailangan mangyari ito. Pahirapan po ang sitwasyon sa evacuation site ng higit 80 pamilyang nasunugan sa Tondo, Maynila noong Lunes. Dinalhan sila ng tulong ng ABS-CBN sa pamamagitan ng pantawid ng pag-ibig, Pilipino para sa Pilipino. Mga toldang nasa isang bakanteng lote ang tanging pananggala ngayon sa matinding sikat ng araw ng mga nasunugang residente sa Barangay 25, Tondo, Maynila. Walang magawa si Bang Jesse na 3 beses nang na-stroke kundi tiisin ang mahirap na kalagayan. Malabas ako para kasi minsan hindi ako makahinga eh. Eh hindi ka naman pwedeng umarte dito nang hindi ako makahinga. May dali ka sa ospital, hindi ka na makalabas, COVID ka na. May mahirap yata yun. Hirap din ang mga evacuee dahil walang palikuran sa evacuation center. Nakikigamit sila sa barangay hall at mga katabing bahay o kaya'y nagbabayad sa palikuran ng kalapit na palengke. May paliguan dyan, nagbabayad kami. Sa 1 ligo, 20. Kung wala kang pera, paano? Bukod sa halos walang gamit na natira sa sunog, karamihan sa kanila ay nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Isa lang may trabaho.
Siyempre, nag-lockdown din dito sa amin. Wala na rin. Kaya, nakapumapasok man yung anak ko, pero dalawang bisis na sa isang linggo. Kaya, sa tuwing may dumarating na ayuda, agad silang pumipila para makakuha ng tulong. Naiyak ako dahil yung mga requirements ko sa 4-piece, sa mga ano, hindi ko na una salba. Lahat po, maasa lang po kami sa bigay-bigay ng barangay DSWD. Yun lang po ang ano namin ngayon. Tuloy-tuloy naman ang tulong mula sa LGU at ibang mga grupo. At nagdala rin tayo ng pananghalian para sa mga lumikas. Sa gabi, sa magdamag, sustain po ang pagkain. Hanggang madaling araw po, nagbibigay kami ng pagkain. Malaking bagay yung mga dumating na tulong nyo. Gayunman, nananawagan pa rin ng ayuda ang mga residente para sa iba pang pangangailangan, gaya ng hygiene products, bitamina, gamot at maging mga materyales na makatutulong sa kanilang makapagtayo muli ng masisilungan. Mga tao sa Amerika na bakunahan na, hindi na kailangan magsuot ng face mask at mag-social distancing. At kampo ni Rabia Mateo, sasagutin na kung bakit nga ba hindi sinuot ang headpiece ng kanyang national costume. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nilabas na ng Commission on Elections ang tentative timeline para sa halalang 2022. Aminado ang ahensya na apektado ng pandemya at quarantine restrictions ang halos lahat ng aspeto ng kanilang paghahanda. Nagpapatrol, Ina Reformina. Maraming nabago sa paghahanda para sa halalan 2022, bunsod ng malimitasyong dala ng COVID-19 pandemic. Sabi ng COMELEC, bukod sa voter registration na ilang beses pansamantalang itinigil sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19, apektado rin ang marami pang aspeto ng kanilang preparasyon. Almost all were affected by this pandemic, not only physical but also the technical aspect. There are things online. The challenges really in the transport of the supplies to our field offices. Maraming mga nade-delay, may difficulty, especially when they cross the border, when they are required for PCR tests. Kailangan din anilang mag-double time ng COMELEC, lalo't kasado na ang timeline para sa halalan para sa higit 18,000 national at local positions. Kabilang ang Pangulo, Vice Presidente, 12 senador at kauna-unahang Bangsamoro Parliament. Sa May 31 ang deadline ng registration ng political party coalitions. Sa September 1 to 28 ang pagsasagawa ng political conventions. Isa sa pinal naman ang mga petsa para sa paghahain ng certificates of candidacy sa darating na Oktubre, kung saan hindi na maaring magsabay-sabay ang mga kandidato. Would be certain number of days for single elective position, and there will be number of several days for multi-elective positions, and also to limiting the number of persons that can file the COC or that can accompany the person filing the certificates of candidacy. Ang formal na paghahain ng substitution candidates para sa aatras, pumanaw o diskwalipikadong kandidato gagawin sa November 15 at 16. Iiral ang election period at COMELEC gun ban mula January 9 hanggang June 8, 2022. Sa February 8 hanggang May 7 ang kampanya para sa Pangulo, Vice President, Senators at Party List. At sa March 25 hanggang May 7 naman para sa Congressmen at Regional, Provincial, City at Municipal Positions. Ayon sa COMELEC at Department of Health, huwag nang asahan ang nakagawiang eksena sa malalaki at siksika na rally at pag-iikot at pagbabahay-bahay ng mga kandidato. It's not just the wearing of face mask, face shield that we are talking about, but also making sure that we practice physical distancing and more importantly, no mass gatherings, no? Until perhaps after a lot of us have been vaccinated. So we will be proposing and putting into place guidelines that will restrict
yung kakayanan ng mga tao na mag-gather sa mga public rallies. Of course, i-insist natin na kailangan kumag-attend ka, kailangan naka-face mask at naka-face shield ka. Tuloy pa rin ang presidential debates. Yun nga lang, posibleng online o virtual lang ang audience. Dahil patuloy ang banta ng coronavirus, sa araw ng botohan, may emergency polling place para sa matatanda, PWD, at mga may comorbidity o kondisyong medikal. Para ma-avail ito, kailang i-update na ang voter registration record at punan ang isang supplementary form. Kung dati vote counting machines lang ang may digital signatures, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng halalan, itatransmit na rin ng mga makina ang digital signatures ng electoral boards. Ang voters' receipts na patunay namang ibinoto, itatransmit na rin sa canvassing center at transparency server ng media at PPCRV. Ayon sa COMELEC, bahagi ito ng mga hakbang para gawing mas transparent o bukas ang halalan sa publiko. Ina Reformina, ABS-CBN News. Inanunsyo na rin po ng COMELEC na bubuksan ng muli ang voter registration sa NCR Plus Lunes po hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon at tuwing Sabado sa satellite registration sites. Sa Estados Unidos, pwede nang tanggalin ang face mask sa loob at labas ng bahay o establisimiento basta't fully vaccinated na o nakatanggap na ng dalawang dose ng bakuna contra COVID-19. Ayon po sa mga otoridad, simula na ito ng unti-unting pagbabalik sa normal sa gitna ng pandemya. Nagpapatrol North America Bureau Chief TJ Manotok. Matapos mabakunahan na ang halos 60% ng bansa, at masuri ang sari-saring pag-aaral tungkol sa bisa ng mga bakuna laban sa COVID-19, lalo na sa mga bagong variants. Inanunsyo na ng mga health experts sa Amerika mula sa Centers for Disease Control and Prevention na hindi na kailangan magsuot ng face mask at mag-social distancing ang mga nakakumpleto na ng dalawang doses ng bakuna. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. We have all longed for this moment when we can get back to some sense of normalcy. Ayon kay US President Joe Biden, patunay ito na gumagana ang kampanya ng Estados Unidos laban sa pandemya. I think it's a great milestone, a great day. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. We aren't done yet. We're still losing too many Americans because we still have too many unvaccinated people. We have to get to 70% of adults started on vaccinations by July the 4th. And we have to take this pandemic, tackle it, not just here, but overseas as well, to truly be safe in the long run. Pero nasa kamay pa rin ng mga kanya-kanyang state at county ang implementasyon ng polisiya tungkol sa COVID-19. Gaya sa Florida, kung saan maagang binawi ni Governor Ron DeSantis ang lahat ng COVID restrictions. Pinagbawal din ni DeSantis ang pagpilit ng mga anumang establishmento na gumamit ng vaccine passport o pagpapakita ng patunay na nabakunahan na ang isang individual. May ilang Pinoy sa Florida na gusto pa ring mag-ingat at meron namang sang-ayon sa pagtanggal na ng mga restrictions. We don't put masks for ourselves, but for actually those people, especially for those people that actually have a preconditions. There's a lot of exaggerated rules. That's it. Like putting yung shields dun sa cashier area. Samantala, noong isang linggo ay nabigyan na ng emergency use authorization ang paggamit ng Pfizer vaccine para sa mga batang 12 to 15 years old. At nitong Huwebes, nagsimula ng pagbabakuna ng mga bata sa iba't ibang state. Sa ngayon, ang US pa rin na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo na higit na sa 32 million. 580,000 rin ang namatay. Pumapangalawa naman ang India na mayroon ng 24 million cases. TJ Manotok, ABS-CBN News, San Francisco, California. Nasaan na ang headpiece ni Rabia?
Yan ang mainit na tanong ng ilang fans matapos mapansing kulang ang kanyang national costume kanina. Sumabay naman sa costume show ang abiso sa Amerika na pwede nang hindi magsuot ng face mask ang mga taong nabakunahan na. Mula Florida, USA, nagpapatrol MJ Felipe. Ganito ang eksena sa lobby kung saan ginanap ang national costume show ng 69th Miss Universe pageant. Mataas ang energy ng fans. Walang social distancing. Sumasayaw, nag-cheer, at ibinibida ang kanilang bandila kahit ng iba'y wala ng suot na mask. Ngayong araw kasi inanunsyo ng Center for Disease Control o CDC sa Amerika na pwede nang hindi magsuot ng mask ang mga taong fully vaccinated na. Pero pagpasok sa loob ng venue, kailangan pa ring magsuot ng mask. 7,000 ang capacity ng venue na ito. Pero dahil sa safety restrictions, 25% o mahigit 1,700 lang ang pinayagang manood. 6 feet apart ang mga upuan at ang ilang section binakuran. Pero kahit magkakalayo, hindi nito napigilan ang pagsigaw ng fans para sa mga kandidata. Very exciting. Yeah, there were some magical pieces out there tonight. The Nicaragua one, the Thailand one was amazing. Also, the dragon from Indonesia there was amazing. Nagpasalamat naman si Miss Cameroon Angela Cosinda sa fashion student mula Isabela na si Kennedy Gasper na siyang gumawa ng kanyang national costume. He is good and he's a student. I wanted to give you this opportunity to show himself. Mahal ko kayo, Filipino. Philippines! Todo sigaw rin ang mga Pinoy sa pagrampa ni Rabia. Rabia is giving us a very good fight for making the Filipinos very proud. Ito'y sa kabila ng mainit na pinag-uusapang missing piece sa outfit ni Rabia. Hinanap ng Pinoy fans ang sinag ng araw na dapat ay suot-suot niya sa ulo. Dahil dito, napaiyak at humingi ng tawad si Rabia pagkatapos ng costume show. Kinuwento pa ni Rabia na nasugatan pa siya habang sinusuot ang pakpak ng costume na may bigat na 21 kilos o katumbas ng halos kalahating kaba ng bigas. Ipinaliwanag ni Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsup kung ano ang nangyari sa nawawalang headpiece. Unfortunately, nahuhulog. So it was hard for her to wear it. So we decided na kung saan siya mas komportable because mabigat na rin kasi yung wings niya in the first place. Sa kabila nito, solid pa rin ang suporta ng Pinoy fans para kay Rabia, lalo pat bukas na ang pinakaabangang preliminary competition ng swimsuit at long gown. MJ Felipe, ABS-CBN News, Florida, USA. Yan po ang mga balitang nakakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy kaming maglilingkod, mga kapamilya. Kabayan, andito kami para sa iyo. Saan man sa mundo, mapapanood ninyo ang TV Patrol live at on demand. Sa social media, sa cable, pati na po sa I1 TFC. Maraming salamat. Happy weekend. Ingat, kabayan ha. At magandang gabi. Bayan.